Ngayon, tatanda mo, may ilaw yun, ha? Hanapin natin yung pangalan to. Ang pangalan niya is Piso Wi-Fi _. Ayun siya, nakita na natin, di ba? I-touch mo lang yan. Okay? Sa internet network, that's the sign, ibig sabihin, pumasok na software natin. Dito. Oo, ngayon, tatouch ko ngayon siya. Tatouch ko siya. Ayan, nakapose siya. Ibig sabihin, hindi mo magagalaw yan. Ano gagawin mo? Pidutin mo yung resume time. Para makapagulog tayo ng pera. Nag-connected siya. Nawala sa Wi-Fi. Sasabihin ng customer, paano yun nag-connected? Wala na yung insert ko. So, gagawin ko, magulog na ako ng piso, 5-10 connected para ako makapag-internet. So, gagawin ko, connected na siya, pero hindi pa siya nakapag-Wi-Fi. Tandaan nyo, kahit connected dyan, wala silang Wi-Fi. Kasi ang pinaka-password ng user is by means of coins. Okay. Without the coins, either go connected ka, wala kang Wi-Fi. Okay. Huhulog tayo ng piso sa coin slot. Tumunog, ibig sabihin, pumasok. Nagulog tayo 5, pumasok. Welcome back mga kawander. Sa pag-ikot-ikot natin sa Raon, may na-discover tayong pwedeng pagkakitaan. Sakto to sa mga mahilig sa ML at saka mga TikTok. Advantage to sa mga matataong lugar. At syempre dapat malakas ang internet mo. So kung interesado ka sa video na to, panoorin mo na maigi. Tapusin mo hanggang dulo. Baka ito na yung hinihintay mo. So tara, let's go! So ito mga kawander, meron tayong nakausap dito na gumagawa ng piso Wi-Fi baka gusto nyo magnegosyo. Mag-i-inquire tayo kung magkano niya binibenta yung ganito. Kung paano lahat ang ginagawa niya dito. So ito si Boss Art, check natin. Boss, ito magkano mo binibenta yung ganito? Ang halaga po na, ng piso Wi-Fi po natin, 7,500 lang. Isang unit na ganito? Isang unit po yun. Okay, nakita po ninyo, meron tayong nilalagay na universal coin slot together with the RGB light at isang presence sensor. Yan? Yan po, at isang sensor indicator. Okay. May purpose po yan, bakit nilagay po yan? Hindi yan basta design lang po. At the same time, makita niyo po sa loob, may makikita po kayo na power supply na para po yan sa board po na ilalagay nyo na pwede pong orange pie, ayan po, na halagang 7,500. Ayan yung nasa loob nito. Opo. At isa rin pong raspberry pie na made in Germany na mas mahal po. Ayan po, yan po mga laman yan. Nakita naman po nyo. Pag binenta ko nga po yan, nagkakalagay lang po yan ng 7,500, 6 months warranty so po siya. So ito 7,500, pwede na silang magnegosyo sa bahay, yes, para magkaroon na ng piso Wi-Fi. Mm. Ilang ano dito, Boss Alan, Boss Art? Bali po yan, ang pwede ilagay po natin yan is piso 5-10, lumabago. Pag nilaro po natin yan, that's plug and play, piso po is 10 minutes, then 5 pesos po isang oras, 10 pesos po is 3 hours. Yan. Okay. Ang kinagandahan po ng piso Wi-Fi po ngayon, sa loob ng isang buwan, kaya nyo na pong bawihin ito. What? Isang buwan lang mababawi na. Bawi ka. Lalo na kung marami po naglalaro ng Mobile Legends. Okay. Okay. Ngayon po, sa paggawa po dito talaga, ay dalawang klase po. May gumagamit po ng relay. At the same time, may gumagamit din po yung tinatawag nating back converter. Magkaiba ito, boss? Oo. Ito at saka ito magkaiba. Oo. Parehas piso Wi-Fi yan. Parehas piso Wi-Fi. Ang pagkakaiba ni back converter, isang supply lang gagamitin mo para nasa lahat. Oh. Hindi katulad yung isang design, may inverter ka pero may kanya-kanya silang power supply. The advantage of this one, sa financial, makaka-less expenses ka rito compared dito. Ah, mas makaka-less ka dito? Oo. Pero, yung risk na tinatawag, na oras mo bigay sa back converter, wasak ang board mo. Samantalang ito, yung nakabukod ang mga power supply niya, ibig sabihin yan, masira man, hindi niya sisibakin ang board mo. Yun ang isang nangyari. Yun ang kaibahan niya. Ayos ka lang. So ito, ang halaga nito is? 7,500. Okay, mga kabayan, nagbalik po ni si Sir Judge po sa piso Wi-Fi natin.
Pumibili si Sir. Ano po name, Sir? Bonet. Si Sir Ronet po, nabili po ng piso 5 po. Agad nagkota sa po ito, nagpunta po rito sa Pigomes. Yeah, may customer si Boss. Para lang po bibili ng piso 5. Para saan to? Okay, ito po yung tinatawag natin antenna outdoor access point. Ang purpose po nito, ito po po connect yung 250 user para makapasok po sa loob ng piso Wi-Fi. Okay. Pwede po silang lumayo, 360 degrees, kaliwa kanan ng bigod, ng 150 meters ang layo. Layo pa na inaabot yan. Yan. Okay. Nakita po nyo may nakakabit na kable. Ano yan, boss? Pag bumili sila ng ganito, kasama yan? Oo. Libre na po itong. Kasama na rin sa 7,000 halimbawa? 7,500 po. At meron po po silang... City lang sa akin, ha? Pero meron po po silang... antena. Tarpaulin. Yan. At the same time... Ah, libre na yung tarpaulin. Ano para sa'yo? Ngayon, makita po ninyo, may nakasulat po dito. Yan eh. Kung kailan po binili, kailan ginawa. License po, nakalagay po dyan. Hindi pwede po wala. Kasi kung wala po yan, peke ang piso Wi-Fi natin. Makikita po ninyo, mayroong IP number po. Ito po yung tinatype sa browser po o sa Chrome apps para makapag-insert code ang mga user. Sa ilalim naman po, makita nyo yung pinaka-admin portal niya. 10.00.1/admin portal. Ang purpose po niyan, makikita niyo kung talaga yung mismo sa cellphone niya, kung may gay sa license, pwede ka mag-tie-break, change, pwede ka magpalit ng password, at the same time, hindi ka maloloko ng user, malalaman mo kung nagulog o hindi. Hila muna po tayo. So yung antena pala kasama? Oo, kasama yan. Sa pagbindili nila? Pagbindili to. Yan ba antena? Bakit ilalapit mo sa Wi-Fi yan? Hindi, ilalagay mo, itatas mo sa bubong. Atatas mo sa bubong? Oo, ang maximum ng taas ito is 15 feet. 15 feet? Huwag sumobra. Huwag sumobra po. Hindi na makakunik yung user. Hindi na ma-detect kasi sobrang taas. Kailangan tama-tama lang. Ganun mangyayari. Para makakunik sila doon. Oo. Pwede bibili pa ako ng wire ng internet. Libre na, ito rin yun. Yan yun. So, ito yung loob nyo. Saan o, package yan? 30 feet yan. 30 feet ang layo na. 30 feet na. Napakalayo na. 5 at saka 10, 5 piso, no? So, ito yung isang kable, kakabit sa internet. So, yun yung internet, no? Kakabit. Then, nakabit mo na siya. Okay, pag nakabit mo na siya, yung dulo nito, ikakabit mo sa loob ng board ng orange pie. Ayan. So, nakakabit na. Okay na. Okay, umpisa na natin. Okay, lagi mo tatandaan. Huwag so sobra sa 50 feet. Hindi, hindi naman yung tech user yan. Ang gabit ka, lagi ganyan diretso lang. Ayan. So, start na tayo. Tandarin na natin. Okay, tubo, kuyero. O na tayo. Okay. Buhay na, oh. Pansinin nyo nung in-open natin siya, umilaw na yung antena natin, outdoor antena. Okay. Umilaw na rin ating coil slot together with the sensor and RGB light. Okay, meron din universal coil slot. Tumatanggap ng piso rin masama. Okay. Ihintay natin mamatay itong indicator. The purpose of indicator to ano, para malaman natin yung system niya, yung software niya, pumasok na sa loob board. Ngayon, pag hindi namatay yan, ibig sabihin, yan tinatawag natin troubleshooting. May problema ang SD card na nakalagay mismo sa loob ng board. So, meron tayong tinatawag na paracetamol. Ano yung paracetamol? Yung gamot. Ako may mismo, gamot pa, no? Binibigay ko na mismo yung software applications tsaka viewer ko kung paano natin gagamutin ang isang piece Wi-Fi. Na kahit malayo ka, even though you're north and the south, force notification, hindi mo na kailangan dalhin to. Kasi, disadvantage sa inyo, yung unang-una, shipping, cargo, yung time effort mo, talo ka. By means of paracetamol na binibigay kong flash drive, nandun yung kailangan natin na kahit ikaw magagawa mo, kahit wala na ako. So, limbawa, kahit taga-Cavite ko, bumili ko nito. Kahit Cavite ka. Nasira siya. Sira siya. Meron ka ng gamot na bibigay ko sa iyo. Kasama na yun. Flash drive. Babayaran mo yung 300, pero mga software at application icons, libre yun, binibigay ko sa'yo. Pag mga troubleshoot pala, no? If I compare, compare mo to the other reseller, hindi binibigay yun kasi that's added income. Kaya tawag natin, ang bawat ka-class. Ayos pala ito kayo, boss. That's worth 500 to 1,000. Yun ang pagkakaiba natin. So ngayon, pinapaanda na natin siya. Ngayon, nakita mo, namatay na indicator. Ay, patay na, oh. That's ibig sabihin, that's yung tinatawag natin sign. Papasok na tayo sa loob ng
orange pie natin. Paano yun? Okay. Cellphone. Pupunta na tayo sa wifi setting. Tingnan yan. Tatandaan mo, may ilaw yun, ha? Hanapin natin yung pangalan ito. Ang pangalan niya is Piso Wifi _. Hanapin natin. Ayun siya, nakita na natin, di ba? I-touch mo lang yan. Okay? Sa internet network, that's the sign, ibig sabihin, pumasok na software natin. Dito. Oo, ngayon, tatouch ko ngayon siya. Tatouch ko siya. Ayan, nakapost siya. Ibig sabihin, hindi mo magagalaw yan. Ano gagawin mo? Pidutin mo yung resume time. Para makapaghulog tayo ng pera. Nag-connected siya, nawala sa Wi-Fi. Sasabihin ng customer, paano yun nag-connected? Wala na yung insert coin. Pupunta ka ngayon sa Chrome Apps. Yan. Itatype mo yung IP address niya. Ang IP address niya is 10.00.1. Ayun. Then go. Ayun siya. So, gagawin ko, magulog na ako ng piso 5-10 para ako makapag-internet. So, gagawin ko, connected na siya pero hindi pa siya nakapag-wifi. Tandaan nyo, kahit connected dyan, wala silang wifi. Kasi ang pinaka-password ng user is by means of coins. Okay. Without the coins, either connected ka, wala kang wifi. Okay. Okay. So, insert money tayo. Okay? Huhulog tayo ng piso sa coin slot. Tumunog. Ibig sabihin, tumasok. Nagulog tayo 5. Pumasok. Hindi connected. Tumunog. Plus, 10 piso. Tumasok, connected. Okay. Okay. Teka boss, pansinin nyo. Ang piso ilang minuto? Ang piso is 10 minutes, 5 piso isang oras. 10 piso is 10, 3 hours. Yun. So kung nakuha mo na yan, magdan, paying ka, connected na, lalabas yung inulog mo ilang oras. Okay, pansinin mo. Galing no, automatic siya. Na. Maglalaro yan. We mag-insert coin ang customer natin o user, iilaw. We mag-dan paying, mamamatay. Okay. Then, tapos na po, nakapag-internet na. Nakita niyo, nagbibideo ng Serenel, no? Ngayon, nakangiti na Serenel. Salagang 10 pesos niya, nakapag-YouTube na siya, 2 oras. At the same time, pwede rin po i-post yan ng 3 araw. Oh? Opo, yun ang maganda dyan. Pwede mo siya i-post within 3 days. Kung nakangiti ko sa oras ngayon, i-post ko, pwede rin i-post. Then, bumalik ako after 3 days. Meron pa. Magagamit ko pa rin sa oras ko. Grabe, ang ganda pala ng machine na to. Ngayon, lagi niyo tatandaan, para maabot natin si 200 user, kailangan Mbps internet natin is 25 Mbps pataas. Ayun. Pag bumaba, hindi natin mapoprovide yung 200 user. 200 user na kaya niya? Yes, within 20 minutes. So ano pala, sa kailangan, ang required nila, kung maglalagay sila ng ganito sa bahay, gusto nilang magnegosyo, ang internet speed nila is 25 Mbps pataas. Para ang required niya, 200 na user sabay-sabay, kaya. Pero kung pababa naman ng 25 Mbps, pwede rin, boss? Pwede rin, kaya maglalag. Maglalag siya? Ah, okay. Kung baga limit lang. Naka-ano ako, naka-fiber. Ganda ng fiber. Okay, at least nakita yun na po nyo. Nakapag-connect si Cheronel at nakapag-connect din po ako. Nakapag-YouTube pa si Cheronel, nakita naman po ninyo. At the same time, sinusulat ko. Wi-Fi. At the same time, pinukuhod, sinusulat ko. Wi-Fi tapos, piso. And then, paano ang last piso? We own itong computer, itong piso Wi-Fi natin, hindi pa totally nakapix. Ibig sabihin, number one, kailangan itaas mo siya ng not more than 15 feet. Pwede 10 feet, 12 feet, basta magsusokos 15 feet. Okay. Second, yung isang cable natin, automatic dapat nakakabit sa cable. Okay, ganyan. Then, make sure na yung paglalagyan mo, that's permanent na. Para mahabon natin yung hanggal-kabit. Kasi pag ginawa mo yun, 100% magkukurap ang SD card. Okay. Yun ang sakit yun. Fine. Compared to the Raspberry Pi. Ha? Yun ang sakit. Kaya nga bibigyan natin ng flash drive. Ando na rin ang video ko. Paano din gagamutin pag nasira ang system ni Orange Pi. At nandun din ang video ko. Kung nawala ang kaalan mo dito o nawala sa piso Wi-Fi, kaya mo ibalik. Kaya mo siya ibalik. Kasi nandun na rin yung viewer ko kung paano mo gagawin. At nandun na rin yung viewer ko pag nasira at namimili kung paano mag-calibrate at mag-calibrate. So hindi mo na ako kakailanganin.
Doon pa lang sa BBK flashlight, nandun na lahat yung paracetamol na sinasabi ko para dito. Yun. Maganda pala tong piso net na to, mga kawander. Yung 10 piso mo, ang halaga nun is 3 hours. Ngayon, dun sa 3 hours na yon, sabi ni boss, kung gusto mong makatipid, hindi siya nag-i-expire, pwede mong i-post. Pag naka-post siya, hindi siya mag-i-expire, hindi, hanggat hindi nauubos yung 3 hours na binili mo. So, ito yung huling gagawin niya ngayon. Ito ilalabas niya ngayon. Ano naman siya, cigarette bento. So, sa mga information, gustong magtanong, ilalagay ko na lang yung mga detalye sa description natin.